Ang sunod naman na lulutuin ni Romnick ang Ilocano dish na pinakbet. Sa dami ng sangkap nitong gulay, talaga namang super healthy ang putahe na ito. Sa ating mga Tagalog, ang tawag natin ito, pakbet. Pero ang totoong pangalan pala nito ay? Galing ito, kumbaga pinaiksi itong salita na ang original ay pinakbet. Ibig sabihin, parang nag-shrivel or nag-shrink. Kasi diba pagka niluluto po ang mga gulay, nainitan na yun, lumiliit po siya. Yan. So yun po ang origin po ng salitang pinakbet. 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 Yan. Ngayon ko na po yung mantika. Nagpainit na po kami ng kawan. Na. Ikaw na mag-ano. Habang tumatalsik sila, ikaw na. Ayaw po niya yung tumatalsik-talsik. Yan. Ang bawang. Sibuyas. O onion. Yan. Ganito po kami kahit sa bahay. Ito, ilalagay na natin ang kamatis. Pero maganda po sa kamatis pagka ginagawa niya sa para sa pinakbet. Medyo dinudurog mo ng konti yung kamatis. Pero bago masunog ng bawang, lagay na natin itong bagoong. Yan. Yun pong ginagamit naming bagoong ay ginisa ng makalawang beses, no? Kasi para po mabawasan yung kanyang alat at yung mantika. Ayan. Pero yung sinasala po natin ng konti. Pinatutuyo ng bango. Naamoy ko lang sa... Ilalagay ko natin yung tubig. Kung bata ako, isa talaga tata ngayon, isa to sa mga paboritong-paborito kong ulam. Ay, wag po kayo maniwala. Yan ang palagi niyang hinahanap. Hindi lang paboritong-paborito. Sobrang paborito. Alam kong may ganyan. Okay, ngayon lalagay natin yung talong kalabasa. Okra. Ayan. And ito talaga pinaka-favorite ko sa pinakbet. Ang palaya. Yung last na nilalagay is yung sitaw kasi ito siya yung pinaka-soft sa lahat. Dito po sa salo, ang nilalagay namin ay bagnut. Bagnut para sa pakbut. Bagnut para sa pakbut. Para masarap. Biro lang. Yun. At may special treat pa ang mag-asawang Romnick at Harleen. Ilang amazing at helpful tips sa kusina. Ayan, nandito na naman po kami. At this time naman po, magtuturo kami ng mga ilang sinasabi nga nating kitchen hacks. So, unahin natin yung pagbalat ng bawang. Usually yan, di ba, pupukin mo ng kuchilyo, yung naka-flat na gano'n, tapos alug-alugin mo gano'n. So ito, lalagay lang natin siya sa loob ng jar. Sige. Tapos, ang gagawin lang ay kakalugin nyo lang ng malakas na malakas hanggang kusa nang maghihiwalay ang balat at yung laman ng bawang. Yan. Yan. Isipin nyo na lang kung may galit kayo sa inyong mister. Okay na? Hey, okay na. O, kita nyo naman. Kita nyo. Nabalat na sila at naghihiwalay na. Next naman, ang tip na ibibigay namin sa inyo ay paano naman balatan ang patatas. Kailangan natin gawin is dito sa gitna, dyan, paikot sa patatas, guguhitan, hihiwain, or susugatan, or gigitlaan yung buong patatas, paikot. Huwag sobrang lalim, hindi po natin ito hihiwain, kundi yung parang balat lang talaga. Ayan, papakuluan po natin siya. Ayan, gumulo na yung ating tubig na merong patatas. So, napalamig na rin ng konti. Ngayon, babalatan na natin ang patatas. Parang magic lang. Ayan, hihilahin nila ng ganon. Ngayon, may pangatlo pa po kami ng tip sa inyo. Meron pa? Meron pa. Hindi tayo naubusan ng tip dito. Paano magbalat ng nilagang itlog? So, yung nilagang itlog, matapos natin siyang lagain, ilalagay sa ice bath na tinatawag. Sa isang bandihado na punong-puno ng yelo. Ayan. So parang palalamigin din natin ulit siya. Tapos ibalik mo siya dun sa kaserola. And then, ganun din. Parang yung bawang. Kakalug-kalugin din natin yan. Parang workout na rin yan. Okay. Ganda po ito sa braso. Ayan. Lakas. Ay, kita nyo naman. Oo. Ayan. Asin na lang katapat nito. So yun po ang aming mga kitchen hacks. Sana po ay na-enjoy niyo.